Hi everyone! Another liniserye na naman ang ipapakita ko sa inyo. And this time, it is our small bedroom. So, maglilinis ako ngayon ng kwarto namin. So, first kong ginagawa, as you can see sa video, ay pinapagpag ko yung bed. And nililigpit ko yung kumot. Tinutupi ko yung kumot. So, yan. Everyday kami naglilinis ng buong bahay. Meron naman kaming helper, pero once a week, ako talagang naglilinis ng buong bahay. Like, yung linis na, hindi ko naman masabing general cleaning, pero kasi syempre, yung helper, hindi naman yan maayos talaga yung linis niya. So, I make sure na once a week, inaayos ko yung linis ng buong bahay. Kasi Monday to Friday, nag-work from home kami, ng kami mag-asawa. Kaya every Saturday or Sunday ko lang nagagawa itong thorough cleaning ng aming kwarto. So first kong ginagawa is, iyon nga, inaayos ko yung bed. And the next is itong computer table. Yung mga bintana, yung mga cabinet, and yung lamesa, idinadust ko. So, ganyan po ang aking ginagawa every week. Kasi nga, yung kasambahay namin, hindi naman masyadong maayos yung kanyang linis. I mean, wawalisan niya, tapos pupunasan niya, and then okay. Yun na yun. So, ako, ayan, I make sure na once a week, maayos talaga yung paglilinis. Kasi maliit lang naman yung bahay namin. So, ano ba naman yung mag-spend ako ng ilang minutes sa paglilinis, diba? So, after kong madust lahat ng cabinet, table, ang next kong gagawin ay ang pagwawalis ng floor. So, sa pagwawalis ng floor, simple lang naman, nothing ano naman special sa pagwawalis. So, ayan lang. Maliit lang naman kasi yung kwarto namin. So, actually, itong paglilinis ng bahay ay ito yung masasabi ko na one of the chores na gustong-gusto kong gawin. Kasi parang nare-release yung, alam niyo yun, yung stress. Then after mo pawisan, parang ang sarap sa pakiramdam. Kayo, ganun din ba yung feeling nyo? So, ganyan yung, na, yung effect sa akin ng paglilinis ng bahay. So, after ko mawalisan yung floor, ay ire-ready ko na yung pampunas. So, gumagamit ako ng Zonrox na Floral Fresh kasi nga hindi masyadong matapang yung amoy niya. And then, meron tayong mop, microfiber cloth, at saka yung panglinis ko ng mirror. Meron akong video nun na DIY mirror cleaner. Ililink ko sa description box yung video if you're interested. So, papatakan ko lang ng Zonrox yung water. And then, ilalagay ko yung mop head or yung pinakabasahan ng mop. Ayan yung gagamitin natin. Yung mop na yan, medyo matagal na yan sa akin. Sa Ace Hardware ko siya nabili. Siguro worth 700 pesos if I can remember it correctly. Pero bet na bet ko yung mop na yan kasi nakakalinis siya ng wall. Ginagamit ko yung panglinis ng wall. And syempre sa floor. And kahit sa ceiling. And proven and tested ko na matibay itong mop na to. Nakalimutan ko lang guys kung anong tatak niya. Pero ayun, nabili ko siya sa Ace Hardware for 700 pesos. Kaysa bumili kayo guys ng mga mamahaling mop na alam nyo yun yung parang automatic na mapipiga, yung bilog, madaling masira yun kasi meron ng ganun before yung nanay ko at yung ate ko at nasira din after few months. So next kong gagawin ay maglilinis ng cabinet and itong mirror. So gumamit lang ako nung aking ginawang DIY na mirror cleaner. And pupunasan ko lang siya ng microfiber cloth. Bakit kailangan microfiber? Kasi po, kapag yung mga, hindi siya microfiber, kahit yung mga cotton or tissue yung gamitin nyo, hindi talaga nalilinis yung salamin.
So, mas maganda kung microfiber cloth yung gagamitin nyo. Mura lang naman yan, mga nasa 30 pesos lang bili ko dyan. And nagagamit ko din tong cleaner na to sa mga jalousy at saka dun sa table na glass namin. Yan din yung ginagamit kong panglinis. Ayan, so after na mga cabinet and salamin, next naman is yung walls. So, once a week, nililinis ko yung walls. And then, lastly is yung aming floor. So, talagang yung ilalim ng bed namin, pinupunasan ko yan kasi ayoko talaga ng dumi, ng alikabok. And guys, sa panahon ngayon, puso na po ang paglilinis. Very important na nadi-disinfect nyo yung bahay nyo. Minsan, kapag linis mabilis lang, ini-sprayan ko yung floor namin ng alcohol and yun yung pinangpupunas ko kasi maliit lang naman yung kwarto namin. So, spray-spray ako alcohol and then punas ako ng basahan. So, yun lang guys ang ating quick video for today. I hope you like it and if you do, please consider subscribing. Until next time, have a good one. Bye!